mailangis ng konti pero hindi ganun ka-excessive. Pero yung cylinder number 1, ito yung kanyang lumabas. So, ibig sabihin, so, pagka ganito guys yung indication, ibig sabihin wala nang burning na nangyayari dun sa kanyang cylinder. So, I think sa akin, sa diagnostic ko dito is 100%. Good day guys, mag-garage again. So today guys, andito naman tayo sa garahe natin. And then, meron tayong ayusin na Chevy Aveo 2005 model. So ang issue niya guys is lost, mahina, humatak. Okay. And then sabi niya, yung chinek na ng ibang mekaniko, may langis na raw yung spark plug. So, and then, excessive oil leak dito sa may... naglalangis yung kanyang intake. So siguro yung intake na to is kaya sobrang ano guys, sobrang excessive oil leak din, nagli-leak. May langis kumbaga yung intake niya kasi ang daming langis guys, sobra-sobra sa may sobra-sobra sa pool ng dipstick, halos ganyo guys. Kita ko sa inyo. Yan oh. Yan. So, yung pool niya, after ng pool, may lampas-lampas pa siya ng mga limang guhit. Sobrang taas. So, eto guys. So, tuturo ko sa inyo guys kung, hindi ko muna sa inyo to guys, ipapakita kung ano gagawin ko dito. Pero, today, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-compression test leak dito sa mga sasakyan. So, pwede nyo itong apply guys sa lahat ng mga sasakyan. Okay? Basta meron kayong gauge. Itong gauge na to. Ito. Yan. So, yung dulo niyan parang pambomba. Yan. And then, may release valve dito. Yan. Okay. So, kailangan natin guys sumulat. Yan. So, nagsulat na ako ng ganito kasi kailangan natin isulat kung ano yung mga makukuha natin. So, sa pag... compression test leak guys, ang kailangan natin dito is kailangan ang pinaka ano is 150 PSI ang makuha natin. So kung makakuha tayo ng 130 is okay pa naman, pero pag nakuha tayo ng 100 hindi na maganda yun guys. So loss compression na yung pagka ganun. So simulan natin. So first guys, siyempre kailangan tanggalin yung lahat ng spark plug. Okay, so sisimula tayo sa cylinder number 1. Since ito guys, yung cylinder number 1, ito yung pinaka may problema eh. Sa yung tatlong cylinder is okay pa naman siya. Wala siyang, may langis ng konti pero hindi ganun ka-excessive. Pero yung cylinder number 1, ito yung kanyang lumabas. So, ibig sabihin. So, pagka ganito guys, yung indication, ibig sabihin wala nang burning na nangyayari dun sa kanyang cylinder. So, I think, sa akin, sa diagnostic ko dito is 100% piston ring. O, subukan natin i-test leak. Okay, so pag naigpitan nyo na to guys, ang gagawin nyo lang, ayan, nakaganyan na siya. So, i-start natin yung sasakyan. So, wala tayong nakuha guys. So, lipat tayo sa kabila. So, gagawin lang natin ito sa lahat ng cylinder. So, ibig sabihin guys, may problema na yung piston ring nito. So, that is bad. Kasi kung dito lang yan sa may intake, sa may mga bulb seal lang yung issue, magkakaroon pa rin siya ng compression kasi okay pa yung kanyang piston. So, nangyayari dito sa sakyan na to is tumatakbo na lang to ng pinapumasok. Nang tatlong cylinder lang bali yung ang gumagana. Kaya sabi niya sa akin, pag binuksan daw yung aircon, pag binuksan yung aircon, nag-install na yung sasakyan. Kasi nga, nagdadagdag ng load. So, hindi niya nakaya yun pagka may aircon pa sa tatlong cylinder. Okay.
So ayan guys. So indication, ito guys, maganda to. Almost 180. Yan, 180 PSI. Sobrang ganda ng reading niya sa number 2. 180 PSI. So balik tayo, punta naman tayo sa 3. Number 3 cylinder. So before kayo guys mag-proceed sa mga ganito, sa overhauling, kailangan nyo munang i-ganito compression test para malaman nyo kung may problema sa piston ring. Ito lang kasi makakapagsabi kung may leak yung ating piston ring o loss compression na or yung ating pasimuhin natin. Start tayo ulit. So ito guys, okay din to. Almost 1 okay, 180 rin. So ibig sabihin maganda pa, kaya maganda, napapatakbo nyo pa yung sasakyan nya kahit 3 cylinder lang yung gumagana, kahit 3 piston lang, kasi nga maganda pa yung reading ng mga natirang piston. Kumbaga nasa average pa siya. Kasi kung wala na rin sa average yan, hindi na maganda yung takbo nito. So para guys, ma-release lang natin. Ito yung release valve. Yan. Ito. Okay. So nasa number 4 cylinder na tayo guys. Okay, so ito 200. So okay, so guys, natapos na natin yung pag-compression test. So ito yung nakuha natin. So number 1 is 0 PSI. So wala, kahit konti, wala talaga. So yung tatlong, so number 2, number 3, number 4, maganda yung reading niya, nasa average siya. So kaya napapatakbo niya pa yung sasakyan niya kasi maganda pa yung takbo. Maganda pa yung reading ng tatlong cylinder. So, yun guys, ang gagawin natin dito, kailangan kong ibaba yung makina para makita ko kung ano talaga yung pinaka main issue niya. Okay, pero 90% talaga to, piston ring ang issue natin dito. So, yun guys, so ganito lang yung pag-compression test ng isang sasakyan. So, I hope na may natutunan kayo dito ulit, and huwag kakalimutan mag-click ng subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa aking mga DIY video. Okay? So, ito guys, yung video to is para lang sa mga baguhan, okay? Sa mga hindi pa nakakaalam. Okay? So, sa mga marunong dyan, so, marunong na kayo, hindi na para sa inyo to. Okay guys, bye!